Hindi sa lahat ng panahon tayo ay papasalamatan ng iba. Hindi sa lahat ng panahon makikita ng iba yung mabuti nating ginagawa. At hindi sa lahat ng panahon, dahil may ginawa kang mabuti, ikaw ay makakatanggap ng premyo, ng bayad, ng gantimpala. Alam niyo po yan, kayo po mga magulang, naglaba ka na, naglinis ka na, nagluto ka na, pero tanong ko sa inyo, araw-araw ba kayong pinapasalamatan ng mga anak niyo, ng asawa niyo? Di ba hindi? Kayo po mga lalaki, buong araw na kayong nagtrabaho for 15 days, kumayod, kung naka-abroad ka, nagtitiis ka, ilang taon ka, nagpapadala ka na nagpapadala ng pera. Araw-araw ba kayong pinapasalamatan ng misis niyo, ng mga anak niyo? Di ba hindi? Minsan nga, ikaw na yung gumagawa ng mabuti, ginagawa ka pa ng kwento, ginagawa ka pa ng masama ng ibang tao. Yun yung masakit. Pero ibig bang sabihin na dahil hindi tayo nakakarinig ng pasasalamat at hindi tayo nakakatanggap ng gantimpala, hihinto na ba tayo sa paggawa nating mabuti? Hindi. Yan ang pinapaalala sa atin ng Panginoon, na ang mga ginagawa natin dito sa mundo ay binigyan tayo ng katungkulan ng Diyos. Hindi sa lahat ng panahon tayo ay papasalamatan sa mabuti nating gawa. Sabi nga, ang isang alipin, pagkatapos nagtrabaho sa bukirin, paghahanda pa siya, uutusan pa siya ng kanyang Panginoon na maghanda ng pagkain. At hindi man siya sasabihan na salamat, hindi man siya yayayain na kumain, dahil yun talaga ang kanyang katungkulan. Pinapaalala po sa atin mga kapatid, ikaw ay siguradong malulungkot kung palagi kang naghahanap ng premyo, ng bayad, ng gantimpala at pasasalamat sa lahat ng iyong ginagawa. Pero ano kaya ang magandang motibasyon para pagpatuloy natin ang ating trabaho, ang ating mga katungkulan, kahit na hindi tayo pinapasalamatan? Dalawang bagay po. Una, do it out of joy. Success is not the secret to happiness, but happiness is the secret to success. Kung hindi ka masaya sa iyong ginagawa, walang kwenta yung iyong ginagawa, di po ba? Life is not really about the finish line, but life is really about enjoying our journey. Aanuhin mo yung makamtan mo, yung mga panaginip mo, pero buong buhay mo, buong oras mo, miserable ka, malungkot. Our success and triumphs in life are just fleeting. Sandali lang po ang ating mga tagumpay. Sandaling tuwa lang yan na ating nararamdaman. Mas mahalaga yung masaya ka sa iyong pang-araw-araw na buhay. Enjoy what you are doing. Tingnan niyo po yung mga bata, pag naglalaro, ang saya-saya nila. Yung laro ng mga bata, hindi naman tungkol dun sa kung sino yung mananalo eh. Di po ba? Pero bakit sila naglalaro? Kasi natutuwa sila, masaya sila, nag-i-enjoy sila dun sa kanilang paglalaro. Anong klaseng buhay ang meron tayo kung hinihintay lang natin yung bayad, yung pasasalamat, yung gantimpala, pero hindi tayo nakakakita ng tuwa at saya sa ating ginagawa? When you are joyful and happy with what you are doing, that in itself is a reward. Amen? Pero pangalawa, love what you're doing. Kahit na hindi mo pa natatanggap ang pasasalamat, ang gantimpala, kung mahal mo ang iyong ginagawa, masaya ka. Yun ang iyong gantimpala. Sabi nga po, that if you love what you do, you will never work in your life. Kung gusto mo, mahal mo yung iyong ginagawa, hindi ka mabibigatan. Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, tayo ay masaya. Di po ba? Kailangan natin tanggapin yan. Not all of the time, we are happy. But even if you are not happy, you can choose to love what you are doing. Kahit na ikaw ay nalulungkot, kung patuloy kang nagmamahal, magpapatuloy ka pa rin dyan sa iyong ginagawa. It is not about the reward. Pag nagmamahal ka, bigyan ka, hindi ka bigyan, swelduhan ka o hindi, hindi mahalaga sa iyo. Kasi mahal mo, gusto mo yung iyong ginagawa. Di po ba? So, our Lord is inviting us, my dear friends. Kung wala ka pang nakikita na gantimpala dun sa iyong ginagawa,
continue loving. Pag ikaw ay nagtanim, naglagay ng buto sa lupa, hindi naman po ora-orada, minu-minuto, segundo, hinuhukay mo yung buto para tignan na meron bang tumutubo. Pag tinanim mo yan, kailangan mong hayaan, kailangan mong magtiwala sa Diyos na may nangyayari. Sa buhay na ito, hindi lahat ng iyong tinanim aanihin mo. Amen? Sa buhay na ito, minsan yung pinagpaguran mo, hindi mamumunga. Sa buhay na ito, kahit na may ginawa kang mabuti, minsan ang balik sa iyo masama. Pero huwag nating hanapin, hintayin kung ano yung makukuha natin. Kung masaya ka sa iyong ginagawa at kung mahal mo ang iyong ginagawa, sapat na yon. That is enough. Nasaan ka ngayon sa iyong buhay? Ano ang iyong ginagawa? Bakit nawawalan ka ng gana? Bakit ka napapagod? Baka nakalimutan mo nang piliin na maging masaya at mahalin ang iyong ginagawa. Pag masaya ka at pagmahal mo ang iyong ginagawa, kung meron mang gantimpala na darating, bonus na lang yan. Kaya nga, huwag kang titigil sa iyong paggawa ng mabuti. Give your best always. God sees it and believe that after everything that you have done, there is also the blessing that is waiting for you.